mga kwento ni Felmo. Hello, Sir Seth. Ako po si Lorena, taga Paranaque pero dito ako sa Bahrain. Ang ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa nakaraan namin sa San Jose del Monte, Bulacan. Ganap itong taong 2010 at sa anak ko mismo ito nangyari. 4 taon pa lamang siya noon at nasa 1 buwan pa lamang mula nang pinanganak ko yung pangalawa ko noon. May malaking puno ng mangga sa dulo ng kanto namin. 2 puno na malalaki yon. Doon ang tambayan namin pag umaga at hapon pero sinasabi nila na may nagpapakita din minsan doon pero hindi talaga ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Isang umaga, nagpunta doon ang anak kong si Mig. Kasama ang kanyang kalaro na si Dan. Magka-birthday po sila noon. Mga 1 oras silang naglalaro dyan at may mga kasama naman sila. Tapos nung binalikan ko sila, aba, wala na po. Ang sabi ng ibang mga kalaro nila, umuwi na umano kasama si Dan. Nagpunta ako sa binan ko kasi malapit lang po kami doon. Wala doon. Naganap ako. Ilang ulit akong nagtanong sa kapitbahay at sa mga kalaro nila pero ang sagot ng mga ito, umuwi lamang kasama si Dan. Hanggang sa nakita ko yung isang kuya-kuya ko na kapitbahay namin. Nakita daw niya ito. Nakita niya sa harap ng bahay namin, naglalaro na may kasamang babaeng nakaputi. Kinabahan ako noon gawa ng, alam ko ay wala siyang kalarong ganon. Tinawagan ko na yung mister ko para maghanap kung nasaan ito. Isa pa kasi ay merong ginagawa sa Camellia Home sa tapat namin. Baka nag-awi at nagpunta doon. May mga butas doon, Sir Seth, pero wala talaga. Uso pa naman yung balita noon na may kumukuha ng bata at kunin yung mga organs o laman loob, diba? Hanap kami ng hanap kung saan at nagpunta kami sa labasan ng subdivision. Hanggang sa merong nakakita na nakasalubong umano kay Dan. Umiiyak umano si Dan at sinasabi ng kalaro ng anak ko, napatay na si Mig. Tumalon umano sa swimming pool. Ang ipinagtataka namin noon ay yung swimming pool na sinasabi niya, sarado na dahil maraming nadidisgrasya sa harap ng resort na yon. Sa mga taga San Jose del Monte dyan, hindi ko na sasabihin kung anong klaseng resort pero siguro kung may nakakaalam, yun na yun siguro. Subali ay na, agad-agad kaming pumunta sa resort na ito para hanapin si Mig. Ayon sa caretaker, meron nga siyang nakita mga bata pero nagtataka siya kung bakit yung 2 bata na yon na nakapasok ay napakabilis umanong maglakad. Para umanong may umaakay sa kanila noon. Maya-maya ay narinig niya umanong sumigaw itong si Dan. Umiiyak, tumakbo palabas. Yung caretaker ay pinuntahan yung anak ko. Nakalutang na umano at maitim na yon. Mabilis niyang inihaon ng anak ko na wala na daw buhay. Maitim na. Nung ihaon niya yung anak ko, Sir Seth, nagulat siya gawa ng bukod kay Migsay, parang ang dami umanong humihingi ng tulong nun. At maliban kay Mix ay may umaabot pa ng kamay sa caretaker na ito. Takot na takot umano yung caretaker. Grabe umano ang dumi ng anak ko. Nagulat ang caretaker nang bigla na lamang nagkamalay ang anak ko. E dinagtanong ang caretaker kung paano siya napunta ron. Iisa lamang ang sagot nila Mix at Dan. May nagdala sa kanila doon. Mahaba ang buhok at walang muka.
Ayon pa kay Mig ay madami daw palaka at isda sa loob ng pool. Maraming tao sa loob. Umiiyak. Naligo umano sila kasama ang babaeng yon. Pag dumadaan nga kami doon pagkatapos nun sir sa Talamo, tinatago ni Mig yung mukha niya. Marami umanong multo doon. Doon namin napag-alaman na may pagkakataong nakakakita si Mig ng puting babae sa school nila sa Paranaque, Maine, na nakatambay sa agda ng school. Parang simula ba noon ay nabuksan ang kung anumang hindi normal sa kanya. Sa ngayon ay 17 taong gulang na siya. At sa awa naman ng Panginoon, naging maayos na ito. Magandang araw, Sir Seth. Matagal na akong nakikinig sa channel mo, pampatulog sa gabi. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa aking Saint Benedict at ang aking karanasan sa hindi karaniwang pangyayari sa buhay ko. Ako nga pala si Reyes, hindi ko tunay na pangalan. Nangyari ito nung panahon na umuwi ako sa probinsya namin, sa may summer. Matagal na akong nagpapabalik-balik sa probinsya namin. Though taga dito talaga ako sa Maynila nakatira. Dito din ako pinanganak at lumaki pero masasabi ko na nainlove ako sa probinsya ng tatay ko dahil sa sariwang hangin na nalalanghap at mga sariwang pagkain na pwede mong kainin. Bali nangyari ang karanasan ko noong panahon ng piyesta sa aming lugar. Alam naman natin na kapag probinsya ang may pesta ay kainang malala talaga. Sayawan kapag gabi na. So nung panahon na nakipiesta kami ng mga pinsan ko, ay kung kani-kaninong bahay na lamang ang pinapasok namin para lang makikain nun. Pero may isang bahay doon na ayaw ng mga pinsan kong puntahan namin. At iniiwasan talaga ng mga tao na puntahan nito. Yung bahay na ito ay malapit sa ilog. At dadaan ka pa sa mapunong lugar para lang makapunta ka doon sa bahay na yon. Tinanong ko ang aking mga pinsan kung bakit hindi namin daanan yung bahay sa dulo, kumbaga, puntahan namin at makikain. Nagwika ang isa kong pinsan na si Roel noon. Hindi niya tunay na pangalan. Insan, huwag na marami naman na tayong ibang bahay na pupuntahan eh. At malapit naman ang sayawan kaya doon na lang tayo. Sumunod na lamang ako dahil sa sila ang mas nakakaalam sa lugar na yon. Kesa sa akin, dahil hindi naman talaga ako taga doon eh. Makaraan ng ilang oras ay nagsimula ng sayawan sa plaza. At ang mga pinsan ko ay naghanap na ng mga kanya-kanya nilang babae na isasayaw noon. Ako naman ay nakaupo lamang sa isang gilid na nagpapahinga dahil sa dami ng mga nakain ko. Habang nagsasayawan sila, ay may napansin akong isang magandang babae na nakatingin sa akin noon. Medyo nailing ako dahil sa hindi ako sanay na may tumitingin sa akin. Hindi ko naman masasabi Sir Seth na pangit ako ano pero kumbaga may kaputian ako. Matangos ang ilong pero isa po kasi akong introvert. O ako yung tipo ng isang tao na ayaw makihalubilo sa marami. Nakakailang yung tingin ng babaeng ito. Hanggang sa unti-unti itong lumapit sa akin at nagwika ng "Dayo ka dito, no?" Tumango na lamang ako nang biglang nilapitan ako ni Ruel at nagwika ito ng "Insan, tara, dun tayo sa kabilang side. Ipapakilala ka namin sa mga kaibigan namin dito." Napa-oo na lamang ako. Nagpaalam na lamang ako dun sa babae. Doon ko napansin na nakatitig itong babae sa pinsan ko. Naiinis o galit na galit. Pero nagpatuloy pa lang kami din sa pag-alis sa lugar kung saan naroon ang babaeng ito. At na makalapit na kami sa lugar kung nasaan ang iba pa naming pinsan. Ay tinanong ako ng isa ko pang pinsan na si Ate Juana noon. Ano yung ginawa sa'yo ng babaeng yon?
Sinabi ko naman ang mga nangyari at tumangutango na lamang sila sa akin. Pumalik na sa pakikipag-inuman at pinakilala nga ako sa mga kaibigan nila. Makalipas ang ilang oras, ay nakita ko na mga pinsan ko na may tama na. Nagaya na akong umuwi dahil sa inaantok na rin ako at malayo pa ang aming lalakarin para lang makauwi nun. Dahil sa malapit ng mag-alas 12 ay nagpasya na kaming umuwi. Mabahagi ko lamang Sir Seth na ang dadaanan namin ay gubat bago kami makauwi nun. Habang naglalakad na kami ay nakakarinig na kami ng mga kaluskusan sa gilid ng daan. At hindi nagtagal ay nakaamoy kami ng hindi kanais-nais na parang nabubulok na karne. Mapanghi, malansa. Doon ay nagwika si Ruel na, "Bilisan niyo maglakad," na parabang naaalarma. Sabi naman sa akin ni Ate Juana, "Huwag kang lalayo sa akin ha." Nagtaka naman ako sa mga nangyayari. So ayun na nga, naglakad kami ng mabilis. Kasabay noon ay may mga kaluskos na mga halaman na nasa gilid ng daan. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang lumitaw ang isang matandang babae na kukuba-kuba. Pasalubong ito sa amin noon. Ang mga mata nito ay parang nagliliyab na apoy na pulang-pula. Nakangising nakatingin sa amin at yung mga ngipin niya ay naglalakihan. At higit sa lahat, tuloy-tuloy ang pag-agos ng likidong lumalabas sa bibig nito. At sabayan mo pa ng amoy nitong sobrang baho. Biglang napasigaw ang isa naming pinsan na si Bonel na, "Yawa! Bagat?" Nahintakutan kami sa aming nakita at nagwika si Ruel, "Takbo na!" Nagtakbuhan kami pabalik nun. Nang walang ano-ano ay mapansin namin na may pakpak na pumapagaspas sa itaas namin nun. Doon ko naalala yung bigay sa akin ng lola ko sa mother side. Meron itong iniabot na kwintas, yung Saint Benedict. Gawa ito sa baon ng niyog, may mga palaman ito ng kung ano-ano. Bigla ko itong kinuha sa loob ng dalakong bag. Sinuot ko ito habang tumatakbo. Hawak-hawak ko ang pendant ko na yon. Biglang huminto ang mga pinsan ko at unti-unting umatras. Dahil sa harap namin, naroroon na bigla ang matandang yon. Nang makita ko ang dahilan ng kanilang paghinto, ay ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang makita ko ang matanda na nakaamba ng tatalon sa amin pero bigla itong huminto sa plano niya. Pansin na pansin namin na parang may kinatatakutan ito. Naiirita. Umaangil ito na parang isang baboy. Hindi nagtagal ay tumalon ito sa mga matatayog na kapunuan sa gilid ng daan na tumalis na. Nakahinga kami ng maluwag nang makaalis na ang matandang aswang na yon. Nagpasya na kaming umuwi na at nang makarating kami sa bahay ay pinagalitan kami ng mga tiyo at lolo ko. Dahil sa ginabi na kami at sinama pa nga raw nila ako. Kaya yon, naikwento namin ang buong nangyari sa kanila. At grabing bulyaw ang ginawa sa kanila noon. Doon ko lang rin nalaman na yung bahay na napansin ko ay doon pala nakatira ang matandang aswang at yung magandang dalaga at ang matandang babae. Iisa lang. At marahil siguro ay nakursunodahan lamang ako noon dahil sa dayo ako sa lugar na yon. Kaya naman ganun na lamang ang labis nitong kagustuhan na biktimahin ako. Buti na lang at naalala ko ang bigay sa akin ng lola ko bago ako umalis ng Maynila. Hindi ko makakalimutan ng karanasan kong ito na hanggang ngayon ay nakapagbibigay pa rin sa akin ng takot at kaba.
Magandang araw po Sir Seth at mga kagiliw. Ako po si Jen. Tawagin niyo na lamang po akong Inday. Tubong Misamis Occidental pero dito na lumaki sa GMA Cavite. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang mga karanasan ko patungkol sa mga elemento at aswang. Umpisan ko ng taong 1997 sa bayan ng Oroqueta. Buntis si Mama noon sa pangalawa kong kapatid na si Miket. Bali ako ang panganay. Tatlong taong gulang pa lamang ako nito. Pero kahit ganun yung edad ko ay tandang-tanda ako talaga ang mga pangyayari. At malinaw pa sa alaala ko ang lahat. Isang gabi ay nagising kami nila Mama at Papa sa ingay na naririnig namin sa itaas ng bahay. Dinig na dinig namin ang tunog ng wakwak. Kaya naman inutusan kami ni Papa na lumabas ng bahay noon at pumunta sa bahay ng lolo ko. Medyo malapit lamang din kasi sa bahay namin yon. Bali ang lumabas po ng bahay ay ako, si Mama na buntis. Si Papa ang naiwan sa bahay na nagpapaapoy sa abuhan para magpausok noon. Kami ni Mama ay tawag ng tawag sa lolo ko. Sabi pa ni Mama, "Pa, pairam ng sundang at sungay ng kalabaw. May aswang." Ilang beses namin ginigising si Lolo pero hirap kaming gisingin ito. Nang walang ano-ano ay biglang may narinig akong sit-sit sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon. Nung paglingon ko ay meron akong nakitang hindi ako sigurado kung bata o talagang maliit lamang siya. Nakatayo ito sa tabi ng kalsada sa tabi ng poste na may ilaw. Tinitigan ko ito. Sa maniwala po kayo o sa hindi. Nakatitig ito na namumula ang mga mata. At yung ngisi niya na parang halos sakop na ang kabuuan ng mukha niya noon. Ang ginawa ko ay humawak ako ng mahigpit kay Mama. At maya-maya pa ay nakita namin ni Mama ang malaking ibon na paikot-ikot sa itaas ng bahay. Kaya naman nilakasan na namin ang pagtawag kay Tatay noon. Si Papa naman ay nagsisisigaw na rin at sabi niya, "Dalian niyo, nandyan na ang wakwak." Sa totoo lang Sir Seth, nainis ako kay Papa dahil kung sino pa yung buntis ay siya patong lumabas ng bahay. Sa awa ng Diyos ay nagising si Lolo. Binigay agad ang itak at sungay ng kalabaw na hinihiram namin noon. Dali-dali namang kiniskis ni Papa ang sungay ng kalabaw gamit ang itak noon at nilagay sa baga. Ito yung magsisilbing usok pantaboy sa aswang. Ayon kasi sa kanila, takot umano ang ganitong nilalang sa usok na galing sa sungay ng kalabaw. At hindi nagtagal, unti-unting nawala yung kalabog sa bubong at nakatulog na rin kami ng maayos nun. Sumunod na karanasan, ako ang naatasang magbantay ng kapatid kong si Miket dahil wala sila Mama at Papa. Si Papa ay namasada ng tricycle at si Mama naman ay nasa merkado o palengke. Habang nagbabantay sa kapatid kong nasa duyan na gawa sa kumot, naglalaro naman ako sa bandang bintana ng bahay noon. Hanggang sa may parang tumatawag sa akin sa tawig kalsada at saglit sinundan yung boses na tumatawag sa akin noon. Hanggang sa napadpad na ako sa kabilang kalsada at napatingin ako sa mga kapunuan. Meron akong nakitang isang malaking bato. At sa ibabaw ng malaking bato ay merong matandang babae na nakaitim. Nakaupo ito sa ibabaw noon. Parang umuusok ang buong katawan. Doon ay bigla kong naalala yung kapatid ko na iniwan ko na mag-isa sa duyan. Para bang may nag-udyok sa akin na pagkakita ko sa matanda ay balikan yon. Nang pagkarating ko sa bahay ay laking gulat ko na ang kalahating katawan ng kapatid ko ay lumusot na sa butas ng duyan na lubos kong ipinagtataka na kung paano yung nangyari. Isa pa, wala namang kahit maliit na butas ang kumot na yon.
Kaya naman sumigaw ako ng tulong. Nagkataon din naman na umuwi na si Mama. Agad kong ikinuwento kay Mama ang nangyari at sa nakita kong matanda sa bato. Nang marinig ni Mama ang matanda, at ayon na rin sa pagkakalarawan ko, nagulat si Mama na yung matanda ay kawangis na kawangis ni Lola. Lola ni Papa, na matagal nang namayapa.